so busy, Mom? I'm just checking the list na kakailanganin para dito sa community outreach ng Big Hugs Foundation. Tuloy na pala ang reviving ng charity work era mo, ha, Mom? Just like what Inu's mom is doing to Lilette. From scholar to actually working in the firm of Inu's dad. Ganun ba talaga ka-relevant ang life ng Lilette na yon? Sa new guy friend mo para mapasok siya sa mga usapan niyo. Mom, hindi naman laging nabibring up. Saka napag-usapan lang namin because of nag-investigation kami sa social media ni Inu. You know, whenever I'm reminded of that Lilette and what she's done to our family, especially to your dad, na hanggang ngayon, is still healing himself from all the things that Lilette has done to him. Alam mo, if you have to disengage yourself from that guy friend of yours, do it. Ilayo mo na lang yung sarili mo sa mga Lilette-related concerns na yan. Actually, she's becoming a threat once again to our lives. But come to think of it, Mom, this thing with Inu, is it really a threat or an opportunity? Opportunity for what? To give me a nervous breakdown? Mom, can't you see? It's an avenue for us para masira si Lilette sa mga dalayon through Inu. Kaya baka pwede namang maging close pa kami ni Inu. Are you suggesting breaking up her current support system? It's a win-win for us, Mom. I'm getting to know more of Inu and discreetly nating napapasipa sa mga life natin si Lilith. Just a thought, Mom. Unless ayaw mo talaga akong maging friends with Inu. Rixie, mag-iingat ka, ha? Dahil may lahing witch ang kutong lupang yan. Biro mo nga naman, sa dinami-dami ng tao dito sa buong Pilipinas, I can't believe na si Lilette ay magiging associated sa kaibigan mong si Inu. Wow! Good morning, CRD. Are you okay? Yes, po. I have to be honest with you, Lilette. I'm not comfortable with you handling this pro bono case in court. I still can't even wrap my head around the fact that you work for this firm. Well, it's like this. I have no choice but to trust you in this case. So you better learn everything about this case. And prove to me na tama ang asawa ko na nararapat ka sa firm na to. Okay? Monica, buti pala tama yung napuntahan ko. Ito na yung school ni Hope, di ba? Oo, attorney. Sorry, attorney. Konting lakad na lang po. Okay lang ba talaga sa inyo na doon na lang tayo mag-usap sa may school? Para ho sana paglabas ni Hope, masundo ko agad. Oo naman. May mga gusto lang akong linawin na dokumento. Meron naman na tayong testimonies mo at documents din ni Hope. May mga konting tanong na lang ako para mas maging malinaw sa kanyang ebidensya. Ah, kayo yung mga abogado? Opo, kami po yung mula sa Legal Advocates Bureau. Alika, pasok kayo! Upo muna po kayo dyan. Sige po. Pasensya na kayo at medyo magulo. Dito. Pasensya na, pero
Ganitong oras po kasi yung usapan ng meeting namin. Nagsabi po ba siya kung saan siya pumunta at kung anong oras babalik? Sabi niya, hintayin niya lang daw siya dito. May pinuntahan lang yung saglit. Pero mabalik din yan agad. Maiwan ko muna kayo, ha? Kanina pa ako naghihintay sa'yo sa labas, ha? Buti umabot ka. Pinahiram ka na nga ng kotse ng lab. Muntikan ka pang malate. Where have you been? Ay, ako sorry. Yung kasing dinaan ako sobrang traffic. We need to be prepared. And we have to look like it. Linawin ko lang. Sinabi ni Mimia sa isang text message na wala na siyang pakialam sa bata. Tama? Tama, attorney. Pero yung text message nang sasabing ikaw ang nang bahala kay Hope, wala kasi yun sa case files eh. Naku, attorney, matagal na panahon na kasi yun eh. Wala na rin sa akin yung cellphone na yun. Pero di ba nabanggit ko sa inyo na sumulat siya sa akin? Ay, oo, nabanggit nyo nga yun. Nahanap nyo na ba? Kailangan nating maipasa yun sa korte. Ito. Tagal kong hinahanap yan, attorney. Siguro naman humakatulong yan, ano? Oh! Hope! Ah, may dala ko para sa'yo. Tingnan mo to. Dali, magugustuhan mo yan. Binili ko yan. Bawal po ako makipag-usap sa di ko kilala. Hindi naman ako. Ibang tao eh. Kilala nga kita, di ba? Ikaw si Hope. Ito, binili ko lahat to para sa'yo, oh. Sige na, kunin mo na. Tingnan mo. Magugustuhan mo yan. Mamaya na lang po pag dumating na si Mama. Darating si Monica? Kami. Mahal ka namin, andito ko. Hindi ako parang pinsan. Mimia, para mo na rin akong kapatid. Nulungan mo yung sarili mo. Huwag mong gawin to. Huwag mong gawin to sa bata. Mimia, tutulungan kita. Andito ko para sa'yo. Mahal ka namin, Mimia. Bakit? Kasalanan na bang uminom ngayon? Ano kinalaman na pag-inom ko dito sa kasong to? Umiinom ka kahit alam mong buntis ka? Magulo isip ko nun eh. Objection, Your Honor. Nahaharas na yung client ko sa mga personal na tanong na wala namang kinalaman sa custody ng bata. Overruled. Paano magulo ang lahat? Gusto ko lang takasan lahat. Magulo nga isip ko nun eh. Wala ako sa tamang katinoan. Wala sa tamang katinoan? Lasing dahil sa alak? Alam niyo na mga dadalang tao kayo, pero umiinom pa rin kayo? Gusto ko ngang takasan lahat! Kasi sobrang problemado na ako nun. Ultimo nga ipag-iinom ko eh. Hindi na nga umi-epekto. Lahat na ginawa ko. Nagpakalasing ako. Nagpakabangag. Lahat na. Gusto kong takasan lahat. Gusto kong makalimutan lahat. Lahat ng nararanasan ko nun. Nagpakabangag? Bangag ka ng mga panahon na yun? Tigilan mo ngayon. Parang bawa mo na. Tama na. Huwag ka nang uminom. Hindi na to pwede. Tatapo ko na lahat to. Ibig sabihin, nung araw na pinigilan ka ni Monica ang bukasan ng buhay ng bata, hindi ka lang lasing sa alak, kundi may timig ka rin para mabangag ka. Were you under the influence of illegal drugs?
Objection, Your Honor. Her questions are not related to the case of the child custody. Your Honor, I'm just proving the unfit mother's habitual use of alcohol and history of drug use. Overruled. Ano itong nagpabangag sa'yo para maisipan mong wakasan ang buhay mo at ang buhay ng bata? Hayop ka, Monica. Sinisiraan mo ako? Ha? Ito yung gusto mo mangyari sa akin? Ha? Yung mapahiya ako? Alam mo lahat ng pinagdaanan ko! Alam mo lahat yung paghihirap ko! Oo! Nagmando! Oo! Minum ako! Oo! Nasira ang ulo ko! Pero sino bang hindi umaman yung mga pinagdaanan ko doon? That Mrs. Nimia Ozdemir undergo drug test and psychological evaluation. No further questions, Your Honor. Grounds yung sinabi mo kanina for being an unfit mother? Bakit yun mo lang sinabi to? Attorney, matagal na yun eh. Hindi ko na ginagawa yun. Hindi na ako gumagamit. Noon pa yun. Nagbago na talaga ako. Yung pag-inom ko lang naman talaga. Umiinom lang naman ako kapag kailangan eh. Parang ngayon, nai-stress na ako. Kailangan ko na uminom. No, stay calm. Hindi pwede. Pero maniwala ho kayo sa akin. Noon pa yon, nakaraan ko yon. Gusto ko nang kalimutan yung mga panahon na yon. Nagbago na talaga ako ngayon. Iba na ako ngayon. Gusto ko na ng bagong buhay. If it's true na nagbago ka na at tinigil mo na yan, then pwede na tayong pumayag sa isang drug test at psychological evaluation. Yun lang ang paraan para makuha mo ng anak mo. Salamat. Dahil siya'y nakaisip ang strategy sa cross-examination. Eh, sa kakanood ko ng teleserye, tsaka ng reenactment ng Abot Kamay na Katarungan. Pero salamat, Attorney Ignacio. Malaki ang naitulong mo. Ito naman. Buti naman, nare-recognize mo yung mga ambag ko, Attorney Matias. Attorney, nadala talaga ako kay Ninya kanina eh. Naawa ako sa kanya. Kailangan ba talaga yung ginawa natin para mapatunayan na unfit mother ba yun? Kailangan natin mapalabas yan sa korte. Kailangan natin magkaroon ng rason para mapatingnan si Ninya. Kung nasa tamang pag-iisip pa siya maging isang ina, at kung magaling na siya sa pagiging alcoholic at paggamit niya ng illegal na droga. Yes, my love. I'm fine. I'm okay. We're going to have a child. That's why I'm in the Philippines, right? I'm going to bring our child there.
We will have a child, I promise, okay? We will have a child. Kahit magkano pa!